May mga ride na walang kwento, pero may kwenta. Tulad na lang nitong ride namin sa Calatagan, Batangas. Nagsimula kami ng Balayan, hindi ganong mahaba ang ride, sakto lang. Ang pakay lang naman namin ay marating ang Parola o Lighthouse sa may Cape Santiago. Sa ride na ito, di mo magawang pumantyak ng tuloy-tuloy dahil maraming magagandang tanawin kang makikita. Parang kailangan mong huminto at pagmasdan. Ika nga, stop and smell the flowers. Wala nga lang flowers sa ride na ito. Mga hayop marami. Aso, manok, kambing, baka. Marami rin kabayo doon sa kahabaan ng kalye pagkalampas ng arko ng Calatagan. Ang kalyeng puro puno ng reliyosa. Saan nga ba kami papunta? Sa Parola sa Cape Santiago. Hindi na kami dire-diretsong pumadyak ngayon. Mababa din kasi ang EQ namin. Makakita lang kami ng karatula ng ice cream. May kailangan namin huminto at ano pa ba? Di kumain ng ice cream. At dahil nga mababa talaga ang EQ namin, ay mabilis kaming naakit ng dagat at pagkain. 3 kilometro bago ang Cape Santiago ay ang Playa Calatagan. Dito may mga cabins na pwedeng arkilahin kung gusto mong magliwaliw sa beach. Kung masilig mo naman ay medyo rustic, pumadya ka pa ng kaunti at makikita mo ang isang glamping site. Hindi nga lang namin nakuha ang pangalan ng site. Hindi po yan para sa manok, pantao po yung mga kubo na yan. Meron din silang giant swing, may viewing bench na nakaharap sa dagat, at may giant kawa na pwede mong gawing bathtub. Saan nga ba kami papunta? Sa Cape Santiago Lighthouse, o ang tinatawag nila na Faro de Cabo Santiago. Katabi na lang ng glamping site ang Parola. Dito, pwede kayong magpa-picture-picture kung mahanap nyo ang secret na gate. Makulimlim na nung pauwi, kaya medyo binilisan namin ang patsyak. Pero dahil nga mababa talaga ang aming EQ, di pa rin kami nagpapigil at tuminto ulit para makapaghalo-halo. Medyo kulang lang sa gatas pero masarap pa rin. Sing-sarap ng ride na ito. At yan ang ride na walang kwento, puro may kwenta.